Kumusta siya? Nakatulog na. Lucas, I'm so sorry. Late na kayo makaka-uwi nang dahil kay Rachel. Kami dapat ang mahiya sa'yo dahil sa ginawa ni Miguel. It's not Miguel. It's Lena. And we all know that. Of course, kasalanan niya ni Miguel. Hindi naman magkakaganito kung inosente siya, di ba? Meron siyang nararamdaman para kay Lena. What are you saying? May feeling si Miguel for that woman? May history nga sila, di ba? Nagkaanak sila eh. Tapos yung nakita ni Rachel na ganon, kasama, nasa pool, naglalampungan. All I'm saying is that when there is smoke, there's fire. No, this is all on Lena. It's all her fault. I agree. Kaya nga dapat gumawa natin ng paraan. Huwag ka mag-alala. Hindi kami titigil hanggat hindi naayos ang problema ng mga bata. Sir, okay lang kayo? Alam mo yung mga babaeng yan? They're full of crap. You know how life gives you choices? And all these choices are crap. Wala kang mapagpilian eh. Madali lang patayin yan si Lene. So, bahala lang. Pero hindi ko magawa. Bakit? Bakit hindi ko magawa? Minahal ko naman siya. Pero niloloko lang pala ako. Ginagamit lang ako. Minahal ko siya eh. Pero niloloko lang ako. Mahal niyo pa ba siya? Yes. No! I am so... May kaaway ka ba? Pinanggigigilan mo yung punching bag eh. Stress lang ako sa trabaho, tay. Sa trabaho lang ba? Tay, si Rambo po. Di ba ayusin na yung papeles para sa adoption niya? Kamusta ho yun? Eh, lalakarin ko sana bukas, kaya lang may pinapasikaso sa akin sa headquarters sa Maynila. Nak. Po. Alam ko, hindi ka namin nakonsulta bago kami nagdesisyon tungkol kay Rambo. Tatanungin kita ngayon. Ayos ba sa'yo yan? Oo naman, tay. Nakita niyo, tuwan-tuwa nga yung bata, oh. Tsaka, di ba po, mas maganda rin talaga na legal na siyang magiging parte ng pamilya natin. Oo, yun nga.
lalakarin sana namin ng nanay mo sa munisipyo bukas kasama si Rambo para makuha yung mga requirements para umusad na yung proseso ng adoption. Eh, kaya lang, may kailangan sa headquarters sa Maynila. Ako na lang, Tay. Ako na lang po sasama kailan nanay sa munisipyo. May trabaho eh. Flexible naman yung oras ko eh. Magpapaalam lang ako sa kanila. Sige. Dali mo na yung owner. No? Sige po. Sige, Tay. Salamat na. Sumira ng buhay ko. Siya ang puno at dulo ng lahat ng to. Hindi ako mailag sa kanya. Niloko at sinakpan niya ako, kaya lolokohin at sasaktan ko rin siya. Yun ang paraan ko para makuha ang hustisya para sa sarili ko. At kung hindi mo ako kahit suportahan at huwasgahan mo lang ako, umalis ka na! Mo. Gordon, hindi mo na kailangan sumama sa loob. Baka maliit ka pa sa trabaho mo. Okay lang, Nay. Mag-update lang naman ako ngayon eh. Tapos ihahatid ko na rin kayo pa-uwi. Sige. Sino mo makakausapin mo dito? Si Elma, yung kakilala namin ng tatay mo sa records office. Papahalungkat ko lang birth certificate nito. Ay, teka lang, Nay. Sasagutin ko lang to. Susunod ako sila. Oo. Hello? Tara po, Nay. Excited. Ayun. Uy, tingnan! Ako, kamusta Elma, nung tayo mo? Mabuti! Upo kayo, upo kayo. Elma, ito nga pala si Rambo. Good afternoon po, madam. Aba, may ibang bata. Napakaswerte mo, iho. Elma, pasensya ka na sa abala. Alam ko, marami kayong inaasikaso, ha? Naku, walang problema yun. Kayo pa ba ni Kiko? Abay, nagulat nga akong tinawagan niya ako. Tapos sabi, mag-aapon daw kayo ulit. Mag-aapon po ulit? Teka lang, kunin ko lang yung ano niya, yung birth certificate, ha? Sandali lang. So, nakausap ko yung legal team natin at kinokontest nila ang sinasabi ng Fire Protection Agency na dapat tayo mag-stop operation. Pumayag naman ang korte. Mabuti naman po kung ganun. Pero hindi pa tayo safe. Kailangan pa rin nila mag-conduct ng formal investigation. Pag na-rule out ng korte na may kakulangan tayo, manganganib na naman tayo. Well, in that case, kailangan natin makipag-meet sa mga abogado natin for a briefing. Sige po. Pag-usapan po natin yung tungkol sa meeting na rin mamaya. Pumunta po kayo sa kondo ko. Pagluluto ko kayo ng hapunan. Tamang-tawa. Hindi pa ako nakapunta sa kondo mo eh. Buti pa nga to si Doc Ramona nakabisita na. Teka, sabi mo, inaway ka ni Rachel noong isang gabi. Nasaktan ka ba? Hindi po, ate. Walang kwenta yung ginawa niya sa akin kumpara sa gagawin ko sa pagsasama nilang pag-asawa. Lena, madaling sumira ng relasyon pero mahirap bumuo ng bago. Paano makukuha ang loob ni Miguel kung wala na siyang tiwala sa'yo? At isa pa, Lena, siguradong mangingialam ang mga Narciso at si Conrad. Pwede yung mas mabuti po. Magugulo ang buong pamilya. Mag-iingat ka pa rin, tuso yung mga yon. Ngayon pang lumipat ka sa condo building ni Miguel, I'm sure alam nila may binabala ka. Babantayan nilang bawat kilos mo. Kahit ano pang gawin nilang pagbabantay, hindi nila akong paghahandaan. La vida lena.